nandito na naman ako, ang lingkod, Cheryl Premore. Magandang araw sa inyong lahat. So ngayon is April 20. Sabi ko nga sa inyo, after 5 days, bigyan ko kayo ng update tungkol sa aking vaccine noong April 15. So April 20 na ngayon is 5 days na ng mula akong na-vaccine. At sabi ko nga sa inyo, bigyan ko kayo ng update kung ano yung nararamdaman ko after 5 days. So ngayon, ika 5 days na. So ngayon, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga naramdaman ko sanhi ng vaccine. Pero bago ang lahat yan, please kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa baba, please mag-subscribe ka na at hit na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko na video. So, tayo na! So, yun nga guys, April 15, yun ang first dose ng vaccine ko na AstraZeneca. So, yun, ang mga naramdaman ko lang that day, April 15, ano lang naman yung ano niya, yung pag after mga 3 hours, medyo inantok ako. Hindi, medyo. Inantok talaga. And then, pero hindi ako natulog kasi, tapos yung, hindi naman, wala akong naramdaman. Yan lang, medyo inantok. And then, so yun nga, nagpahinga after ng, after mag-breakfast ng amo ko, kasi nga Ramadan dito, after na kumain, 6:30, after pagkatapos ng mga yun, natulog ako at nagising ako na, natulog ako ng 2 oras, 3 oras, yun ba yun? Kasi nagising ako 10:30 p.m. So yun, pagising ko lang, wala pa rin, ganun pa rin, normal pa rin. And then, pag second day, medyo may lang ako naramdaman na sumakit yung ulo, pero kaya lang, hindi ako minum ng gamot. Yun lang, medyo lang, tapos mild lang siya. Tapos, yung pakiramdam ko, medyo, yung wala kang lagnat, pero feeling mo may lagnat ka. Ewan ko anong tawag nun. Basta uminit yung katawan mo na konti lang. Yung parang, kumbaga, gusto mong maligo, tapos kaliligo mo lang, tapos gusto mo namang maligo. Yung parang ganun lang. Tapos nawala din. And then, ganun lang. Until, ngayon, 5 days, wala naman, wala. Hindi yung tulad ng sabi-sabi nila. Actually, sa iba talaga, depende din kasi yan sa ng katawan, sa pag-observe ng katawan. Kasi yung iba, may mga kakilala din ako, medyo nilagnat din sila. Pero natural lang naman kasi yung mga side effect. Huwag kayong matakot kasi, di ba, yung baby pa tayo, yung mga anak natin, di ba, ang first, talaga nila, vaccine is yung DPT. Yung may DPT 1, DPT 2, DPT 3, di ba? Pag mag-DPT sila, di ba nilalagnat talaga sila? Di ba? Tapos yung pa nila dito, medyo na gano'n pa. Kahit ganun din, natural lang din yun. Kasi reaction lang yun ng vaccine. Huwag kayong matakot. Ako hindi ako natakot. Huwag kayong magpapaniwala sa mga sinasabi kasi hindi totoo yan. And then, yun, until now, wala namang masama akong naramdaman sa katawan ko. Parang normal lang, ganun lang. And then, sabi ng iba din, ng mga kakilala ko, after daw ng ma-vaccine sila, is yung feeling nila is sobrang pagod yung katawan nila, tired. Oo, may naano rin ako sa side ng amo kong babae, yung naramdaman niya. Ang iba ganun din, yung feeling tired talaga sila, kaya kailangan talaga ipahinga yung katawan. Pero sa akin, hindi ko naman naramdaman. Okay lang naman, parang normal lang din. So, hindi naman ako nag-worry. So, sa akin, normal lang ang naramdaman ko. So, kung sa iba, yung mga nararamdaman silang yung pagod ang katawan nila, medyo nilagnat lang, sumakit masyado yung ulo nila, huwag kayong matakot kung may ganun kasi natural lang talaga yun sa vaccine na yung kumbaga reaction na sa pag-observe ng
ng baksin sa katawan. Pero okay lang yun kasi ano lang naman yun, hindi naman talaga yun nakakasama. And then, uminom ka lang ng gamot, yung mga pain reliever lang, ganun. Kung gusto mo, uminom ako. Yung medyo sumakit yung ulo ko at saka pakiramdam ko, uminit yung katawan ko. Hindi ako uminom. Uminom lang ako ng maraming tubig, ganun lang. Yung uminom ng gamot kasi masana yung katawan natin sa gamot. And then, usapang vaccine guys, huwag kayong matakot magpa-inject. Yun lang advice ko. Lalo na libre pa ngayon kasi baka pagdating ng panahon, hindi na yan libre at mahal na. Mas lalo pa tayo mahirapan. And then, mas mabuti na yung may vaccine. May magpa-vaccine tayo kasi may protection tayo sa katawan natin. Kasi ang inuuna ngayon, ang malalaki yung mga bata, hindi pa. So, kung salimbawa may mahawa sa mga bata pa, hindi tayong malalaki na may protection, maalagaan natin yung mga bata, hindi tayong matatakot na mahawa kasi may protection na tayo, di ba? And then, ano? And then, yun nga, huwag kayong matakot kasi yun nga, mamamatay tayo sa virus. Although, lahat naman tayo mga tao, doon tayo talaga pabalik, mamamatay din tayo. Kung mamamatay lang man tayo, huwag naman sa virus. Kaya kung may protection, gawin na natin, pabaksin na tayo. Kasi, para din naman sa atin yun. And then, gusto ko nga kung sa akin lang yung, kung pwede na mga bata, yung mga anak ko, hanggat libre yung vaccine. And then, yun nga, huwag kayong matakot kasi natural lang talaga yung reaction sa akin. Prove ko talaga sa sarili ko na hindi naman wala. Sa akin normal lang siguro yung immune system ko is ano lang active. Kaya yun sa akin, hindi ko ano yung reaction niya. Thank God kasi wala. Kasi alam mo naman ng work natin dito sa gitnang silangan. And then doon sa ano, doon sa ano pala, yung mga nagpositive na ng virus yung sa COVID, ang i-take na lang naman pala nilang vaccine is one dose. Yung hindi pa nagpositive dati, hindi pa positive, hindi pa nakaranas ng virus, dalawang inject, yung one dose at yung two dose. Ayun, ikat pa nga lang two dose ha. Yung unang inject, yung isang unang inject, tapos after 3 months, ewan ko sa iba kung ilang interval days i-inject na naman. Basta sa akin is after 3 months, yun na naman ang pangalawa. Pero pag dumanas ka na ng virus, nag-positive ka na ni isang back inject na lang ang i-inject sa'yo. Tulad lang nasa sa kapatid ko, isa na lang. So, ganun. Kaya huwag kayong matakot. Yun lang advice ko sa inyo. Kasi kung sa reactions, is natural lang naman at kaya lang din na, kaya naman natin. At saka may anong advice naman sila kung may hindi ka nararamdamang maganda, bumalik ka sa doktor doon. Para maano nila yung ano mo, kung anong dapat gawin nila. Diba? At saka huwag matakot kasi mas nakakatakot kung mahahawa tayo, tapos lalo na kung nandito tayo sa gitnang silangan, mahahawa tayo, sino mag-aalaga sa atin. Although hindi tayo papabayaan ng gobyerno nila, pero iba pa rin yung may nag-aalaga, at lalong-lalo na iba pa rin yung nasa lugar na nasa ating lugar, anong tawag nun, nasa ating bansa tayo, di ba? Kasi wag naman sana mangyari kung ano. Alam nyo na kung mangyayari, di ba? Kung magkakabayros ang mga isa sa mga lahi natin, at kung may masamang mangyari, alam naman mangyayari, di tayo makakauwi ng Pilipinas. So, yun lang po. Gusto kong ipahiwatig sa inyo na gusto kong i-share yung experience ko sa vaccine, sa unang NG ko ng vaccine. Gusto ko lang i-share sa inyo para malaman nyo din. Kaya huwag kayong matakot magpa-inject kung yayayain kayo ng amo nyo. Huwag kayong mag-ano-ano sa mga panay, sa mga sabi-sabi ng iba. Pero depende, wala namang sapilitan kung magpa-inject kayo o hindi. Pero sa akin, mas mabuti nang magpa-inject kasi magpa-vaccine. Kasi yun nga, protection din natin yun. Kasi kahit saan tayo pumunta kasama yung amo natin,
Tapos kung saan tayo uuwi tayo, sasakay tayo ng ano, may makakasalubong natin. Hindi natin alam yung mga pangyayari, di ba? And then kahit anong ingat natin sa katawan natin, anong disinfect na gawin sa mga gamit natin, hindi natin malalaman kung saan tayo nakakuha ng ganong, ng virus na ganon, ng COVID na yan. Kasi alam nyo naman na kahit anong may time talaga na kahit anong linis talaga, kahit anong disinfect, yung bacteria, yung virus, hindi agad-agad yun na mamatay. Alam naman natin yun na ang virus, hindi talaga na agad-agad na mamatay yun. Kaya mas mabuti na naman ingat din tayo sa sarili natin. Kung may free vaccine, kaya magbabaksin na. Yun lang sa akin advice. So, yun lang po ang ma-share ko sa inyo. Sana nagustuhan yung video na ito. At huwag kalimutan mag-like and share. Thank you for watching. Bye!